Kailangan at gusto-gusto natin na magliwanag ang Panginoon sa ating daigdig, sa ating mundo. Subalit napakahalaga din na bigyan ng diin sa ating mga personal na buhay. Ang mga anak ng Diyos ay hindi lang spare parts ng church. Ang mga anak ng Diyos ay mga individual persons that God loves and that God would like to bring to the greatest potentials and possibilities. There are obstacles to comforts, but we must count this one as a blessing. There are many obstacles that stand between us and our dreams and our aspirations. There are many, so many obstacles that stand between our desires and our satisfaction, between our fruitfulness and nothingness, between a meaningful and sometimes a less than meaningful life. Maraming hadlang sa buhay. Ang mga hadlang na ito ay kailangang harapin. Obstacles trivialize, minimize, slow down, stall, stop, or even reverse, endanger, and frustrate our march. What kind of march? Our march to our goals, to a full and fruitful life. Therefore, obstacles must be faced bravely and wisely. At yan po ang ating pag-aaral ngayon, sapagkat ang sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it to the full. That you might have it abundantly, it is important that we face obstacles. How to face obstacles in life? Paano haharapin ang mga hadlang sa ating mga pangarap, sa ating kasiyahan, sa kahulugan ng buhay? Ama namin Diyos, salamat po dahil kayo'y Diyos na nagpapaliwanag, nagtuturo, umaakay. Sa sandaling ito, humihingi kami ng karunungan na magkaroon ng very personal insights and personal applications sa amin ang mensaheng pagsasalusaluhan. Dalangin namin kayo ang maging tunay na tagapagsalita at kami na may tumanggap na parang mayamang lupa na tumatanggap ng mga binhi. Ang iyong salita nawa ay tumubo, magbunga, mamulaklak, humalimuyak sa aming buhay. We pray, Father, that you may speak to lead us unto greater knowledge of you and also to a deeper and more beautiful and colorful meaning of life. Set us free. In the name of Jesus we pray. How can we face obstacles in life? Unang-una, mahalaga, identify obstacles. Ano-ano ba dapat nating kilalanin ang mga tunay na hadlang sa kabuluhan ng buhay o sa pagiging makabuluhan, kapakipakinabang at kasiyasiya ng buhay? An obstruction is that which stands in the way. Ano mang hadlang na pumipigil sa inyo, nagpapahirap, para marating nyo ang gusto nyong marating, yon ay obstacle. So an obstacle can be a person, can be a thing, can be a situation. But more often than not, an obstacle is an attitude. It's an internal, personal condition. Ang mga hadlang sa buhay natin, maaaring yan ay tao. Hinahadlangan ka ng magulang mong pakasalan halimbawa ang iyong minamahal o hadlang. Hinahadlangan ka ng taong ito na pumunta doon sa lugar na yon. O hinahadlangan ka ng iyong office mate na umasenso o ng iyong manager o ng iyong supervisor. Maraming hadlang na tao. Pwede ka rin hadlangan ng bagay. Hinahadlangan ka ng ulan na mamasyal. At pwede ka rin namang hadlangan ng mga sitwasyon. Katulad ng kahirapan, poverty may hinder you from traveling around the world. So maraming hindrances. Pero kadalasan, ang mga sagabal talaga ay pangloob. Ugali, asal, paniniwala ng isang tao. So ito isang napaka-personal na kondisyon. O kaya, ang hadlang naman ay yung absence or lack of these factors. Yung pagiging wala naman ng ulan, hadlang din yun. Ikaw yung magtatanim, magsasaka ka, ayaw umulan, hadlang naman yan para ka umasenso at makapagtanim. Maraming pagbinaligtad mo, hadlang din. Depende kung anong gusto mong marating sa buhay. So you better know the enemy. And for our purposes, we will label these hindrances as enemies. Enemies of our full development. May example po ng pagkilala sa mga kaaway, katulad sa Numbers 13, 17 to 19, noong sasakupin nila Moses ang kabilang bayan, ay nagpadala muna sila ng mga magmamanman doon. When Moses sent them, the leaders of the Israelites,
to explore Canaan, he said, "Go up through the Negev and on into the hill country. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified?" So bago sakupin ang isang bayan, alamin muna ang kanilang kalagayan. So dapat kilalanin ang kalaban. At kung ituturing natin kalaban yung mga hindrances sa ating buhay, kilalanin yon. Identify real objects from just parts of the scenery. Kung minsan naman, hindi naman talaga obstacle tong taong to, akala mo lang pala, hindi mo lang naintindihan. Yung pala ang makakatulong sa'yo kuminsan. Hindi naman pala obstacle yung ulan o yung tag-araw o yung taglamig. Hindi naman obstacle na mahirap ka. Yung pa pala ang pagmumulan ng iyong lakas. So kailangan kilalanin mo muna bago mo tawagin na obstacle. Ask God to make you see obstacles clearly. Because sometimes with godly eyes and with the revelation coming from the Spirit of God, you will realize that something is a very beautiful tool and not really an obstacle. Kaya sabi sa Psalm 5:8, "Lead me, O Lord." Kayong manguna. Turuan niyo ako mag-isip, turuan niyo akong sumuri ng aking kalagayan. 2 Kings 6:17, "And Elisha prayed, O Lord, open his eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw." In other words, meron mga bagay na dapat makita, pero hindi nakikita ng lahat. Ipinanalangin pa ng propeta yung katulong niyang lalaki para makita ang dapat makita, at nakita nga. Kailangan natin ang tulong ng Diyos para makilala natin kung anong tunay na obstacle at ano ang hindi. Then, once you have seen the obstacles in your life, and I think by now, you must be imagining, ano nga ba mga obstacles ko to be the person that I really want to be? To do the things I really want to do? To accomplish what I really want to achieve? By now, nag-iisip na tayo, ano mga obstacles yan? Remove obstacles that can be removed. So you can remove persons who are obstacles to you. Yung kaninang example ko na ayaw ng nanay mo sa iyong boyfriend, hindi naman ibig sabihin, itutulak mo ang nanay mo sa bangin. Because by convincing your mother, you remove her as an obstacle and you probably put her in as an ally. So you see, there are many ways to remove a person. And the most primitive is literally removing a person from the scenery. But you can make a person change his or her mind with wise and with a blessed resolution. Situations, but very importantly, change attitudes that hinder you. Because, brother and sister, you could be your biggest isakripisyo ng isakripisyo ng isakripisyo ang buhay na ito
sapagkat inilagay tayo ng Diyos dito para maganap din ang dapat maganap, malasap ang dapat malasap, makain ang dapat kainin, mapuntahan ang dapat puntahan, mangyari ang dapat mangyari. And sometimes the biggest obstacle of a person, that which obstructs, is himself or herself. So alisin ang mga multo na tumatakot sa atin because you could be your biggest obstacle. Isang obstacle para mangyari sa buhay ang maraming magagandang bagay, nasa loob din, tulad ng mga bitterness. Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage, and anger. Dahil kukulungin kayo niyan, kokontrolin kayo, at sisirain kayo niyan. Isa pa napakalaki sa ating lahi, shyness. Nahihiya. Ba't tumigil ka ng kumain, gutom ka pa, nakakahiya. Bakit pagod na pagod ka, hindi ka maupo? Nakakahiya. Ba't di ka nalang mamatay? Nakakahiyang mabuhay. Diba? Anong ibig sabihin? Pardon me for living. Hihingi ako ng tawad sa lahat ng tao dahil nabubuhay ako, dahil nandito ako sa planeta. You have a right to be here because you are a child of God. So huwag kang laging nakakahiya. Hindi yata pwede. Baka ako makaabala. Talagang ganun, nagkakaabalahan ng mga tao paminsan-minsan. Baka hindi nila magustuhan ang gagawin ko. Kahit anong gawin mo, mayroong hindi makakagusto. So gawin mo na lang yung gusto mo. Pagka ginawa mo ito, ayaw nung kabila. Pag ginawa mo yung kabila, ayaw nung nandito. So ang gawin mo na lang yung gusto mo, basta hindi labag sa kalooban ng Diyos. Makakalaya ka pa. Ang mahirap po yung buhay na isinakripisyo mo para lang may matuwang iba. Pero habang natutuwa sila, mayroon din namang hindi natutuwa eh, because you cannot please everybody. So you might as well please God and yourself. And then let the others be pleased or not. If they are not pleased with you, that's their problem because they have their own life to live and to please themselves with. Pero huwag niyong gagawin na ang buhay niyo props lang para magpaligaya ng iba. Paligayahin nila ang sarili nila, at kung nalulungkot sila na maligaya kayo, problema nila yon. Sabi ni Lord, I came that you might have life and you might have it to the full. Hindi tayo binuhay ng Diyos para isakripisyo lang sa mga pangarap ng iba, sa values ng iba. Ang Panginoong Jesus ang nagsakripisyo ng kanyang sarili para tayo palayain. Sabi niya, the truth sets free. And it's not only a religious freedom, it's not only a spiritual freedom, it's freedom in every aspect of life, as long as you do not break the very clear, and may I say, the very few laws of God. Most of the things that limit us are just laws of men, laws of religions, but not really the law of God. So know God and be happier. Be more free. Lagi kong inuulit-ulit, mas mahigpit at mas malupit ang relihiyon kesa sa Diyos. Kaya mahalaga, malampasan din natin yung mga religious baggage at magkaroon tayo ng one-on-one relationship with God. Because your life is precious, it must never be misused. It must never be sacrificed for the sake of your audience. Meron kang kilala na iinis pag nakasuot ka ng tangerine, di huwag siyang magsuot ng tangerine, pero kung gusto mo, isuot mo. Nasisilaw siya, mag-sunglasses siya. Hindi pwede na, naku, may ma-offend, may ma-offend. Alam nyo, kahit anong gawin nyo, magpakabanal-banal kayo, may ma-offend pa rin. Ang mahalaga, matutulog kayo sa gabi, haharap kayo sa Diyos, at alam nyo, di nyo nilabag ang kanyang kalooban. Kung may na-offend sa inyo, problema nila yon. But of course, we can be nicer and kinder, but not to the point of wasting your life for the happiness of an audience. You must decide to remove obstacles. Kailangan yan. Magpayo tayo. Kailangan tiyakin nyo, aalisin nyo. And after deciding, many things will be much easier. Mga kapatid, ang mahirap lang yung magpasya, aalisin ko ang obstacle. Katulad mo, meron kayong kapatid, above 40 na kayo pareho, sobra pa siyang bossing sa buhay mo. Hirap na hirap ka na, oppressed na oppressed ka na. O kaya ng tiya mo na 15 years lang naman ang edad na tanda sa'yo. O kahit sarili mo pang magulang. Ang tanda-tanda mo na controlled ka pa niya. Hirap na hirap ang iyong buhay, puro pagtitiis. Kaya tuloy nagkakaroon ka ng pimple kahit overage ka na. Kakaroon ka ng mga bukol-bukol, mga pantal-pantal. Alam nyo yan, mga hindi maibulalas na inis. Pwede nyo sabihin sa kapatid nyo o tiyo nyo o nanay nyo, may edad na po ako, nasa tamang gulang na ako, gagawin ko ang gusto kong gawin basta hindi labag sa batas ng Diyos at tao, at kung ayaw nyo yung ginagawa ko, huwag kayong tumingin. At sa lagay, mabubuhay kayo para lamang kontrolin ng iba.
Kung kayo 15, 16, 10, 20, 25, pwede pa na tayo'y lagi nagde-defer dyan sa ating mga elders at kung sino-sino. Pero dumarating ang panahon na pare-pareho na lang kayo ng alam kahit mas matanda siya. So hindi kayo kailangan maging tau-tauhan at anino ng sino man because you must report directly to God. Masyadong maraming naaapi at kawawa ng mga tao, lalong-lalo sa mga very paternalistic o maternalistic societies. 50 years old na, 40, 60, hindi pa makabili ng bag kung hindi nagpapaalam sa nanay o sa ate o kung kanino. Uuwi ng medyo alas 9 na ng gabi, nasisita pa. Sabi niyo, sa tanda ko na ito, wala nang mangre-rape sa akin. At kung meron, eh, baka nga, kaya ako kalat ng kalat. Kasi masyado tayo mag-control ng tao. And you know, when you see the Lord Jesus at work, when you see the Lord Jesus, read the Gospels, ang laki-laki ng kanyang ministry of setting people free. Dami-dami niyang pinapalaya dahil kinokontrol ng lahat, ng lipunan, ng templo, ng economy, ng elite. Sabi niya, you must be free. Sa palagay niyo, bakit sinabi niya doon sa mayaman na lalaking gustong sumunod sa kanya? Ibenta mo muna lahat ng kabuhayan mo, ipamigay mo, at saka ka sumama. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niya na magkaroon na naman ng boss. Dagdag na boss yung kanyang mga followers dahil may sumaling mayaman. Kasi sabi, humirap ka na lang katulad namin para tabla-tabla nang hindi ka aamo-amo dito. Kasi pinapalaya ng Panginoon ng mga tao sa sobrang daming amo sa buhay. Isa lang ang dapat nating talagang kilalanin ng Diyos. Igalang natin ang matatanda, igalang ang mga magulang, pero hindi dahilan para mawalan tayo ng sariling orbit at sariling buhay. At kung meron kayong ganong tiya, ganong kapatid, ganong kamag-anak, minsan lang, sabihin nyo, pinapalaya ko na ang sarili ko sa pagdidikta mo, ate. Yung talagang nanginginig ang mga laman-laman dyan. Matatanda na tayo pareho, mabubuhay ako ng gusto ko, at kung ayaw mo, pasensya ka. Lalaya na kayo. Pero kung hindi nyo sasabihin yun, pues, maging sunod-sunuran kayo hanggang kayo maging bangkay. It's your choice. But I'm telling you, it's not bad to do that. Sapagkat ang buhay sacred, hindi dapat props ng iba. Live your life. That is your legacy from the sacrificial work of Jesus to set us free. And ask God to help you remove your obstacles. Ang pinakamalaking obstacle sa buhay, karuwagan, duwag. Duwag kang magsalita, duwag kang magpahayag, duwag kang kumibo. Kaya nayuyurak-yurakan ng iyong mga karapatan, nayuyurak-yurakan ng sarili mo, hindi ka kasi kumikibo. Water follows the path of least resistance. Kaya kung magre-resist kayo, hahanap yung iba ng maaapi. Pero kung hindi kayo tumatanggi, ba't pa sila magpapago, dahil pumapayag naman kayo. So Isaiah 57:14 says, and it will be said, build up, prepare the road, remove the obstacles out of the way of my people. Ang sinasabi ng Panginoon, alisin ang mga sagabal. So you remove your obstacles and also ask God to remove your obstacles. So partnership with God. But you must be willing to do your part. Huwag kang magsasabing, Diyos ko, paghimalaan niyo po ang tiya ko, ang nanay ko, ang sino man. No, you've got to do your part. Hebrews 12:1, let us throw off everything that hinders. Bitawan, pawalan ang mga nagpapahirap at sumasagabal. And very importantly, if you want to have more power in life, make peace with God. Because if you are at peace with God, God is your ally. Isaiah 27 verse 5, let them make peace with me. Yes, let them make peace with me. Ang sabi ng Panginoon. Isaiah 57:13 to 14, but the man who makes me his refuge will inherit the land and possess my holy mountain. And it will be said, build up, prepare the road, remove the obstacles out of the way of my people. So ang gusto nating bigyan ng pansin, yung kumakanlong sa Panginoon ay pagpapalain. So humingi tayo sa Kanya ng kakayahan at pagkatapos, gawin din natin yung dapat nating gawin. What else do you do with obstacles? Surmount or overcome your obstacles. May nakasagabal na bundok, hindi mo maalis-alis, akyatin mo. If you could not remove a mountain, climb, overcome, and conquer it. Nandiyan kasi eh.
Ignorance or lack of skill or knowledge, conditions that can be changed and improved, must be faced. Napakahalaga, yung iba, ano lang yung kanilang obstacle, hindi sila makapagsalita ng tamang Ingles. Halimbawa, obstacle na nila yan 10 years ago, obstacle pa nila yan 5 years ago, obstacle nila yan today, at siguradong 5 years from now, obstacle pa nila kasi wala naman silang ginagawa para lutasin. So akyatin mo yung bundok na yon. Gusto mo pala makapagsalita ng tamang Ingles o tamang Cebuano o tamang Tagalog, pag-aralan mo yung grammar. Invest time, invest effort. After a while, naakyat mo na yung bundok na yan, tapos na. Marami tayong problema. Problema 20 years ago, 10 years ago, problema ngayon, and up to 20 years from now, problema pa rin. Kasi wala naman talaga tayong ginagawa para lutasin yon. So gawin ang dapat mo. Fight your fight and win your war. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. It's a spiritual battle that is referring to, but nevertheless, fight your fight. But prepare yourself. 1 Peter 1:13, therefore prepare your minds for action and be self-controlled. And I like to repeat, make and be at peace with God. Pagka kayo ay nasa panig ng Panginoon, sino naman ang makakayanig sa inyo? If God is for us, who can be against us? In Psalm 18 verse 2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. So pag sa Panginoon tayo umasa, nanalig, at sumunod, maganda ang mga pangako niya. Maging ang Panginoong Jesus had to go out of the box. Maraming ginawang paglabas sa kahon ng Panginoon. Ang mga tao noon, magdadasal lang, pupunta pa sa templo. Anong turo ng Panginoon? And when you pray, go into your room. Shut the door and pray in secret. That was very revolutionary. Kaya huwag kayong natatakot sa mga bagay na may dinadalang pagbabago. Maraming pagbabagong inintroduce ang Panginoon sa religious life ng kanyang panahon. Kaya maraming hindi natuwa sa kanya. Dahil may konti at mangilan-ngilan na makapangyarihang nakikinabang doon sa sistemang umiiral noong panahon niya. So bakit nila gugustuhin maiba yon? Siyempre, yung mga makapangyarihan at mga boss at mga nasusunod, ayaw niya ng pagbabago. Pero kung hindi kayo kikilos, wala ngang magbabago, pasensya na lang kayo sa buhay niyo. Kailangan ng tao tapang-tapangan ang loob. At kailangan ng tao marunong magsalita. Mga kapatid, hindi ko alam ang isa-isa niyong kalagayan, pero itong isang natitiyak ko, ang dami niyong problema, lalo problema sa inyong kamag-anak, sa inyong asawa siguro, problema sa mga kasama niyo sa trabaho, sa inyong malalapit na mga tao sa buhay niyo, problema kasi hindi kayo nagsasalita. Sinasarili niyo ang mga sama niyo ng loob, hindi niyo ipinapahayag ang inyong mga damdamin at ang inyong mga pagtutol. I'm telling you, the worst that can happen if you spoke up your mind is for you to be rejected. And what is rejection added to your already sorrowful life? But you can speak up. Gaano karaming mag-asawa ang hindi na talaga lubos na nasisiyahan sa kanilang pagsasamang personal? Ang dami, pero walang nagsasalita. Sinasarili na lang, dinidibdib na lang, at dinadaan sa buntong hininga at pababagsak-bagsak ng mga plato sa lababo. Ba't di nyo sabihin, kumibo kayo, kaya tayo binigyan ng bibig para kumibo. Kaya para magsalita. Basta't ang pagsasalita natin ay magalang, isinasaalang-alang yung timing, no? Pero kailangan kayo magsalita dahil walang magsasalita para sa inyo. Ang marapat sigurong masuri at ma-appreciate ng maraming tao ay hindi tayo nilikha ng Diyos para ipaapi sa iba. At hindi rin tayo nilikha para mang-api. So kailangan marunong ka rin na gumalang sa iba, pero kailangan hingin mo rin na igalang kanila. Magsalita kayo. Ang dami-daming frustration ng mga Pilipino sa kanilang mga kamag-anak, hindi masabi. Magsalita kayo, magpakatapang kayo. Ba't yung iba kailangan pa maglasing para magsalita? You know ba? Why? Because we were not trained to speak our minds out.
Ang bata-bata mo pa, huwag kang sasagot. Huwag kang kikibo. Hindi magandang training yan. Hayaan nyo magsalita, basta magalang. At kung sila ay under your care because you are the parent, mga anak na nagsalita, hindi sila sangayon sa inyong policy, na ipahayag nila, na ipaliwanag, hindi pa rin kayo convinced, well, the authority rests with the parents. So you say, well, I have heard your point, but still, itong gagawin natin. Pagtanda mo, ma-appreciate mo itong pinapagawa ko sa'yo. Pero pakinggan, hindi masama na magsabi ng nararamdaman. Ang nagpapasama ay yung paraan ng pagsasabi. Kung dinadaan sa dabog, o kaya nagiging hindi magalang, o kaya ay magaspang ang ating pagsasabi, yun ang hindi maganda. But we should encourage so many people to speak up. The truth sets free. Ask God to help you surmount your obstacles. Meron kayong kakausapin, meron kayong aakyatin na bundok. Ask God to help you. Psalm 18, verse 6. In my distress, I called to the Lord. I cried to God for help. And Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ipagtiwala sa Panginoon. Ipanalangin ang timing, pero kumibo kayo. If you cannot climb your obstacle, well, circumvent your obstacle. Go around it. Avoid it. May mga bundok na marapat akyatin, pero may mga bundok na hindi. Tulad ni Magellan, halos 600 taon na, pinatutunayan niya na makakarating sa silangan sa pamamagitan ng paglalakbay pakanluran. Gusto niyang mapatunayan na mararating ang silangan, pero nung ang kanya mga galeon ay nakakita ng napakahabang landmass ng South America, parang walang katapusan ang haba ng lupay na ito, alangan namang akyatin niya yung bundok. So anong ginawa niya? Niligid ang buong continent ng South America at doon sa kaduluduluhan na malapit na halos sa South Pole ay saka uli lumiko at nakarating sa Samar at nataga sa Mactan. Siya kasi, lalakbay-lakbay siya, no? Pinapakialaman niya ang hindi kanya. So nakita niyo si Magellan, tumutol. Lupa niya, kinukuha ng iba. Pero anong nangyari sa higit maraming mga Pilipino? Sa katagalan, sumuko na rin. Ayan, na-conquer, na-ape. Kaya nagkaroon mga nolimitangi rin, nagkaroon mga himagsikan. Kasi may mga na-ape. Wala namang na-ape kung walang nagpapa-ape. Kapatid, kung api ka, isa lang ang masasabi ko sa'yo, nagpapa-ape ka kasi. So huwag mong sisihin ang nang-aape sa'yo. Human nature yon, lahat ng pwedeng apakan, naapakan. Pero pag nakita na naglalagablabang mata mo, hahanap yan ang ibang aapakan. So kung may aapak-apak sa inyo mga kapatid, huwag layuan ang paningin. Tingnan nyo, sabi mo, saan ako nagkamali? Bakit ako ginagani-ganito? Kasi pumayag kayo. So, circumvent your obstacles. Be creative in solving your obstacles. But choose your battles. Choose your warfare and choose your approach. Sa Luke 14:31-32, sinasabi, bago makidigma ang isang hari, pinag-aaralan niya muna at kung siya'y matatalo, hindi na lang siya nakikidigma, nakikipag-peace na lang siya. May sense. Most obstacles can be surmounted. Akala nyo yung mahirap kausapin na tao, isang kausap lang pala, natapos ang problem nyo. Ang tagal nyo pa nagtiis. Sa atin naman po kasi mga Pilipino, sapagkat malalaki ang ating puso at pangunawa, halos lahat nakukuha sa usapan. So, makipag-usap kayo. Gawin nyo ang magagawa. Situations can be changed. There are only very few situations that cannot be changed. So accept them. But change most of the situation you're not happy with. Do not be a disabled person. Be other-abled. Alam mo, may problema kayo sa height. Siyempre, huwag na kayo sumali sa beauty contest. Hindi kayo mananalo. Huwag na nyo nang piliin na maging stewardess. Pwede kayong humanap ng ibang trabaho.
ng ibang career na magiging asset ninyo, yung what many think as a liability. Tingnan niyo po si David. Teenager, nagpa siyang labanan si Goliath, fully armored ang laki-laking tao dahil walang lumalaban sa kanilang mga hukbo, na insulto na ng husto si David para sa Diyos ng Israel at lalabanan niya. Eh sapagkat ang laki-laki nung si Goliath at nakabihis pa ng mga bakal na armor, ang bibigat ng mga sibat, meron pang mga shields, ginawa ng hari ng Israel, ibinigay kay David ang kanyang shield, ang kanyang sword, ang kanyang lahat. At nung isukat ni David, sabi niya, nako, bibigat lang ako. At ano po ang ginawa niya? Binitawan niya yung mga high-tech weapons of his time. And he went to the river and found a few smooth stones. Namulot ng mga batong makikinis at inilabas yung kanyang tirador, yung slingshot. At nung makita siya ni Goliath, sabi niya, aba, iniinsulto mo ba ako? Anong kalaban mo, aso? Mukhang patpat lang yata ang dinala mo. Pero what seemed to be his weakness became his strength. Kasi gamay niya yun eh. So lahat po tayo may strength. Kapatid, nagmumukha ka lang weak kasi kinocompare mo ang sarili mo sa iba na merong nakikita kang strength. Hindi mo nakikita ang strength na ibinigay sa'yo ng Diyos. Diyan tayo pantay-pantay. Binigyan tayo lahat ng Diyos ng kakayahan. Ang mahalaga, huwag kang tumingin sa kakayahan ng iba at manliit sa iyong sarili. Kundi tingnan mo kung anong mabuting ibinigay sa'yo ng Diyos at yun ang i-cultivate mo. Lumagay ka lang sa tamang lugar, mamumulaklak ka. Kung cactus ka, huwag ka sa tubigan. Kung water lily ka, huwag ka sa disyerto. Kung ikaw ay waling-waling, huwag ka doon sa arawan. Ikaw ay bougainvillea, huwag ka sa lilim. Lumagay ka lang sa lugar, makikita mo ang magagandang bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Pero bakit hindi tayo makalagay sa lugar? Kasi nadadaya tayo ng media. Kinokopya natin lahat yung model. Alam niyo yung mga model, yung mga lalaki na mga katawan na ganyan, mga tatlong araw na hindi kumakain yung pag magpipictorial para lumubog yung mga taba-taba nila. Pero yan ay halos himatayin na sa uhaw. Yung nakikita nyo ang gagandang mga mukha, isang tambak na mga eskayola ang inilalagay dyan, mga masilya, mga kung ano-ano. Hindi talaga sila ganyan sa totoong buhay. Kopya tayo ng kopya ng mga model ng media, mga icon. Hindi naman sila mga ganun talaga. Anong sabi ni Cindy Crawford? When I'm at home, I don't look like Cindy Crawford. Sinabi niya. So napapalitan ang itsura, napapalitan ng maraming bagay. Piliin niyo kung anong pwedeng palitan at yung hindi talaga, tanggapin niyo ng buong puso kasi magreklamo kayo sa buhay. Because that can be your uniqueness. Napapaganda ang tao. Lalo't kung may pampaganda ka, kasalanan na ngayong hindi maging maganda. Dahil nababago ang lahat. Tingnan niyo ang mga litrato ni Oprah Winfrey mga 10 years ago. Parang bagong baba sa puno. Diba? Pero tingnan nyo ngayon, ano, with a little retouch, aba, ganun pala nangyayari. So kung gusto nyo huwag kayong magmukhang bagong baba sa puno, gumawa kayo ng paraan. Huwag lang kayong mangarap at humanga sa iba. Do something. Reverse the force of your obstacles. Ang mahuhusay na kapitan ng barko, nakakaibigan at nagagamit ang anumang uri ng hangin. An able ship captain can put even the fiercest wind to good use. Therefore, engineer the forces around you to your advantage. Huwag kang magmukmuk lagi. Even bacteria can be made friendly when used for inoculation. Nakita niyo yung mga mikrobyo? Kumukuha sila ng konti-konti. Yan ang itinuturok sa inyo, ha? Yung mga anti-tetanus. Actually, tetanus yung itinuturok sa inyo. Anti-TB, TB yung itinuturok sa inyo. Anti-venom, venom yung itinuturok sa inyo, pero konti lang. Kasi kaya nyo talunin, nagiging kaibigan nyo. Ano mang bagay na mukhang kaaway, pwedeng maging kaibigan. Turn every disadvantage to an advantage. Just like the best way to beat an enemy is to turn him into a friend. So look at your situation and see what advantages you could have. Through reversing his attitude, even the Apostle Paul turned his thorn in the flesh into a blessing. Interestingly, ito pong si Paul ay merong sinasabing thorn in the flesh. Meron siyang tinik na nakatarak sa kanyang laman na pag gumagalaw siya ay masakit, nararamdaman niya. At hindi ito physical. Ibig sabihin, merong isang obstacle, isang discomfort, isang bagay
na kung ilang beses na niyang idinasal sa Panginoong tanggalin, pero hindi tinanggal. 2 Corinthians 12:7-9, to keep me from becoming conceited because of the surpassing great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest in me. Ang galing po kasi ni Paul eh. Linguist, very well educated, cultured. He belonged to the upper class of the society of his time. Sabi niya, tinanggap ko na itong kapintasan o discomfort or hirap na ito at inaari ko ito na inilagay ng Diyos para pigilin akong maging mayabang. Ano po ang gagawin ninyo, kapatid, kung kayo ay 6-footer? Halimbawa, 4'11 kayo ngayon o 5'2. Anong gagawin nyo kung 6-footer kayo? O mga kababaihan, kung halimbawa kayo 36, 24, 36, ano kaya ang gagawin nyo sa buhay? Meron pa nga akong kilala, tatad ng peklat ang kanyang katawan. Sabi niya, alam mo, kung hindi lang pang night swimming ang kutis ko, ipaghahampasan ko ang legs ko sa apat na sulok ng mundo, pero wala akong magawa dahil eto to eh. So it keeps me humble. Kung isipin po natin na meron tayong sa tingin natin ay kakulangan o kapintasan, ano kaya ang nangyari sa atin kung wala yon doon? Kung ano kaya't lahat ng gusto natin sa buhay na kamit natin, ano kayang uri ng ugali ang lalabas? So, even seeming thorns in the flesh can be read, interpreted, and used as blessings. Ang napansin ko po, mga kapatid, sa tinagal-tagal na ng pakikisalamuha at pakikitungo sa isang katerbang mga tao, ang mahalaga, meron kang malusog na pagtanggap sa iyong sarili. Tinatanggap mo yung mga bahagi ng pagkatao mong di na mababago pa. Halimbawa, ang korte ng iyong panga, bagamat nababago-bago na rin yan ngayon, nilalagari kung ano ang ginagawa. No? So, pero kung talagang ganun yun at hindi ka na makakapagsalita kung lalagariin pa yon, tanggapin mo na ganun ang panga mo. Dahil marami ka pa mga ibang bagay na pwedeng ikagalak tungkol sa iyong sarili. Halimbawa, ang ganda-ganda ng iyong atay, bagamat konti lang nakakakita nun. Sabi mo, alam mo, ang ganda-ganda ng atay ko, sabi ng ultrasound. Ilagay mo sa litrato mo, sa ibabo ng piano, yung atay mo. Marami ka pang asset. Sasaya tayo kung matututunan nating tanggapin at mahalin kung ano tayo. Bagamat baguhin ang pwedeng baguhin, pero meron talagang hindi eh. Talagang naubos na ang gamot sa lahat ng butika at beauty parlor, kinky pa rin yung buhok mo, tanggapin mo na. Diba? Gumawa ka na lang ng style na bagay kesa sa pinipilit mong tuwire na mukha kang walis tambo. Yung, bakit hindi mo tanggapin ang iyong sarili? No? Ganito ang itsura mo. Alam niyo kung sino ang magandang tao? Yung talaga maganda? Lalaki man, babae? Sa Tagalog kasi merong magandang lalaki. So ginagamit din natin yung maganda sa lalaki. Hindi yung ganito ang itsura, ganito ang kilay, ganito ang tenga, hindi eh. Yung magandang tao, yung tanggap niya kung sino siya, at hindi niya ikinahihiya yun, at pinabalandra niya yung sarili niya kung saan, na may confidence, hindi yabang, confidence, ang laki ng ginaganda ng ganong tao. Pero yung halos magkadapada pa para mag high heels, para lang tumaas, kumisan lalo pang sumasagwa ang kalagayan niya. Kaya, ang Diyos naman walang ginagawang pangit. Nagmumukha lang tayong pangit pag ino-compare sa ideals ng advertising. Pero kaya mahalaga yung pananaw sa sarili. This inferiority feeling, this feeling of inadequacy. There was one very, very, very beautiful actress na nung tanungin siya kung anong insecurity niya, alam niyo sabi niya, physical pa rin yung insecurity niya. Kulang pa rin ang kanyang mga vital statistics. Nobody is ever contented. So keep improving. But while you are in this situation right now, fall in love with yourself. Charity begins at home. Kailangan na pinaproject mo yung mga strong points mo. Tanggapin mo na that you cannot be strong in every aspect of life. Turn every weakness into a strength.
and then flow with spiritual law. Make peace and live in peace with God. 1 Samuel 14:6. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Walang nakakapigil sa Diyos. Sa kanyang iligtas, konti o marami ang iyong buko, ililigtas ka niya. Pati ang kabutihan ng lalaki sa kanyang asawang babae may kinalaman. Sa malalalim na bagay, 1 Peter 3:7. Husband, in the same way be considerate as you live with your wife and treat them with respect as a weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing can hinder your prayer. Sabi, mga lalaki, maging mabuti kayo sa inyong mga asawa at ang walang hadlang sa dasal niyo. Kasi pinapakami sa lahat ng hadlangan ng mga dasal, hindi pala ka makabuti sa asawa. May kinalaman. Kasi kung mabuti ka sa iyong asawa, natutuwa sa iyo ang Diyos, sino ngayon ang haharap sa iyong mga dasal? So lumaki sa lugar, mahalin ang dapat mahalin. And as we have already mentioned, live with what's there. Change what can be changed. Accept what cannot be changed. Napakaganda ng example ng Panginoong Jesus. Siya ay nananalangin at iniisip niya ang lahat na mangyayari sa krus ng Kalbaryo. At sabi niya sa panalangin, Father, if it is possible, let this cup pass. Pass the Father kung okay lang sa'yo. Sabi niya. But then, not my will, but yours be done. Kung pwede lang naman, pero kung talagang hindi, tatanggapin. So baguhin ang pwedeng baguhin, tanggapin ang dapat tanggapin, papayapa ang ating buhay. As long as you are trying to be someone else, not yourself, you will always have obstacles. And you cannot find fulfillment and contentment. May isa pa. So nating huwag nakakaroon ng maraming hadlang sa ating buhay. As much as possible, do not be an obstacle to others. At sinabi ko lang, as much as possible, because there are times when you cannot help it, you are an obstacle to another one, you cannot help it. Halimbawa, may contest, pareho kayong lumasali, alam nga naman magpatalo ka para manalo siya, so you cannot help it. Obstacle ka talaga, then let the better person just win. But as much as possible, do not be an obstacle to others. Romans 14:13. Make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. And you know why this is part of our study? In removing obstacles in our lives? Because Galatians 6:7 says, a man reaps what he sows. Inaani ang itinatanim. Pag laging binibigyan mo ng sagabal ang iyong kapwa, tiyak marami rin magiging sagabal sa iyong buhay. At baligtarin natin, kung marami pong sagabal sa inyong buhay ngayon, mag-aral-aral, mag-isip-isip, baka marami tayong inilalagay na sagabal sa buhay ng iba dahil inaani ang itinatanim. What goes around, comes around. A hindrance remains a hindrance only as much as you allow it. Dahil tulad ng bundok, pwedeng akyatin at kung hindi maakyat, pwedeng iwasan at umikot ka na lang. May magagawa at magagawa. Ang mga hadlang ay nandyan dahil hinahayaan mo. Romans 16:17, I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. So, yun daw mahilig maglagay ng mga obstacle, layuan. Alam nyo may mga taong ganun. Huwag kayo masyado makipaglapitan sa kanila. Yung mahilig na mangharang, mahilig na makipag-compete, mahilig na bumigo sa kapwa, stay away from them. In Acts 28:31, boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Now, why are we including this in our study? Because it is your decision not to have a hindrance. Hindi madaling ituro noon ang kingdom of God at ang Panginoong Jesus kontra sa prevailing religious winds. Pero sabi, boldly and without hindrance. Totoo ba yun? Without hindrance? Ang daming hindrances. Pero, hindi tinanggap ng preacher yung hindrances. Nilampasan niya, kaya wala siyang hindrance. Ang mga hindrance nyo ngayon, mga kapatid, hindrance lang dahil pinapayagan nyo. Pwedeng lampasan. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat kayo'y Diyos na maibigin sa amin at gusto nyo kaming lumaya.
Ipakita niyo sa amin, Panginoon, ang kalagayan namin. Kung meron kami mga kulungan, mga bakod, mga tali, na hindi naman dapat na nandun, kaya lang pinapayagan namin. Ituro mo sa amin ang maka-Diyos, tamang paraan upang kalagan ang aming mga sarili, at ganun din, payagan ng iba na hinahadlangan namin, ikinukulong at itinatali namin na makalagan din sila. Kung paano po namin gusto, Panginoon, na maging malaya habang sumusunod sa iyong mga batas lamang, nawa ganun din ang ibigay namin pribilehiyo sa kapwa namin, palayain din namin sila. Lalong-lalo yung mga nasa ilalim ng aming impluensya o kaya'y kapangyarihan. Teach us to value freedom because it comes from you. Palayain mo yung mga anak, Panginoon. Bigyan mo ng karunungan na malampasan ang mga hadlang sa kanilang mga pangarap, ang mga hadlang sa mabubuti nilang gustong gawin, mga hadlang upang sila'y maging mga mabunga, masasaya, at matitiwasay na mga tao. Ituro mo sa amin ang mga ugali namin na nagpumipigil sa aming mga sarili at ganun din sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, higit sa lahat, ipakita mo sa amin ngayon kung meron kami mga inaapi, pinipigil, kinokontrol, gayong hindi naman kami Diyos. Teach us not only to set ourselves free, but also to let others be free. While surrendering ourselves to your moral law, teach us, O God, to enjoy life to the fullest. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Hindi aksidenteng ang mga ganitong bagay ay sumasagi sa ating isipan. Ang kalooban ng Panginoon, ang bawat isa, marating ang pinakamalayong pwedeng marating. Magawa ang pinakamaraming pwedeng gawin, maranasan ang pinakamabubuting karanasan sa buhay. But you have to be decisive. You have to set yourself free. You have to be brave. And you also have to be generous. And you must also grant freedom to other people. Magbulay-bulay tayo at makipagniig sa Espiritu ng Diyos sa ilang saglit ng katahimikan.